Today, mga kadiayo, i-share ko sa inyo yung PB combiner box natin. Ang price is worth 200 pesos sa iyong solar. Ang model is HT-5. Ito yung gagamitin natin na DC circuit breaker. Ang capacity or rated current is 16 amperes. And then gagamit din tayo ng DC SPD. Then meron din tayo AC SPD. Ito yung AC SPD natin. And then yung PV combiner box natin is bubutasan natin top and bottom o sa ibabaw and then dito sa ilalim. Okay, i-drill natin. Okay, mag-i-install tayo sa PV combiner box natin na NPT type cable glands. Yung ibang tawag dito is liquid type cord connector. Install natin dito sa PV combiner box natin. Okay, install natin itong ating DC circuit breaker and then itong ating SPD. Okay, check natin kung fit yung cover ng PV combiner box natin. Then bawasan natin para pumasok yung DC circuit breaker and then yung DC SPD natin para pumasok yung cover. Pag-fit. Okay, magkakabit tayo na MC4.
doon sa mga ka-DIY natin na gustong gumawa ng MC4. Ito yung MC4 natin. Yung maliit, ito yung sa connector natin dito sa loob. Para dito yan. And then yung mas malaki or bigger size yung ito. Para dito siya, yan. And then yung mas maliit, smaller, para dito siya, yan. Sa MC4 ng solis natin, yung positive, ito yung gagamitin natin para doon sa female nung PB input ng ating solis. Ang gagawin natin dyan, so solder natin, make sure na or tight yung ating MC4 para walang loose connection or hindi mag-iinit. Once na merong loose connection dito, matutunaw yung wire natin mag-iinit. Ito yung ating positive. Okay. Pasok natin siya rito. Okay, then yung negative natin. Ito yung negative na cable ng PB natin. Ito yung from DC circuit breaker PB combiner box. Okay, pasok natin siya dito. Kung nahihirapan kayo magpihit, meron tayong ginagamit ito. Ayan, ipihitin natin siya. Ang next natin, ikakabit na natin sa wall yung PB combiner natin. PB combiner box. Okay, connected na yung ating DC circuit breaker and then etong SPD. At ito yung ating PB combiner box. Connected na siya. Ang gagawin natin, yung PB cable natin is papasok natin dito and then
papasok dito yung ating positive from PV, yung DC voltage natin na positive, papasok dito sa line in, and then dito sa negative sa line in, and then dito yung out sa line load, positive, negative. And then itong ating DC SPD is nakaparallel dito sa ating DC circuit breaker. Yung positive ng DC circuit breaker natin connected dito sa ating positive ng DC surge protective device SPD. Positive, and then naka-jumper dito sa kanyang positive. And then yung negative ng DC circuit breaker natin is naka-jumper dito sa negative ng DC SPD natin, surge protective device. Ang connection is parallel. Kaparallel itong ating SPD dito sa ating DC circuit breaker. And then meron tayo ditong PE, yung protective earth, connected ito sa ground, sa grounding rod. Dapat meron tayo nito. Mahalaga to. Then, connected na yung ating PV cable from photovoltaic o PV doon sa ating rooftop. And then, connected sa PV combiner natin yung NP type cable glance. Ito. Ang iba, ang tawag dito is liquid type cord connector. Ito. And then, ito yung ating DC circuit breaker. And then, yung ating DC SPD. Yung ating surge sa protective device para sa lightning strike or surge sa power. Ito yung ginagamit natin dito sa DC circuit breaker. Parallel para sa surge protection natin. Itong ating DC SPD is naka-parallel dito sa DC circuit breaker. Yung positive ng DC circuit breaker is connected sa positive ng DC surge protective device. Yung negative ng DC circuit breaker is connected sa negative ng DC surge protective device. And then yung kanya cable is naka-jumper, yung positive connected doon sa positive ng SPD. Yung negative ng ating DC circuit breaker is connected sa negative, naka-jumper, yung black. And then yung positive is naka-jumper din. Yung positive ng DC circuit breaker natin is naka-jumper doon sa positive ng DC surge protective device. Ito yung ating line in, positive, negative, from photovoltaic natin. Ito yung line in. Ito yung PV cable natin. Positive, negative yung black. And then, ito yung line out or connected papunta sa line load. Yung positive, dito mag-out. Ito sa line out. And then, dito yung negative. Ito, line out. Negative, positive. Going to PV input ng ating Solis hybrid on grid. Ito yung line load or line out going to hybrid natin. Ito yung kanyang MC4, yung ginawa natin. Positive yung red, negative yung black. Yan yung i-input natin o ikakabit natin sa ating hybrid Solis inverter. Ito. Dito ang PV input natin. Positive, negative. Ngayon, ang gagawin natin, magsusukat tayo ng voltage. Okay, i-check natin yung PV voltage natin from rooftop doon sa ating itaas.
connected yung photovoltaic natin, yung PV. And then, i-check natin yung PV voltage. Yung ating PV is 3 pieces na 550 watts. Ang BOC is 49.9. And then, may measure tayo dito. Ang ating DC circuit breaker is off position. I-switch on natin. Okay, dito tayo sa voltage. And then, select natin yung DC. Positive. Positive and then negative. Ang voltage natin is 140.8 volts DC. Ang connection ng ating PV is series. Okay. With voltage na 140.8 volts DC yung ating PV. Ang wiring connection ng PV natin is series. 3 pieces na 49.9 volts. 140.8 volts DC. Ang next natin kakabit, yung ating panel board or distribution box. Okay. Okay, ito yung i-install natin dito sa ating distribution box para sa AC with reset and then yung test. Yung RCBO natin is plus SPD. Ampere yung ating i-install dito sa ating distribution box sa panel board natin para solar inverter natin hybrid to grid natin and then under and over voltage sa protection with earth leakage. Okay, mag-install muna tayo ng conductor dito sa ating L, N, then PE, protective earth. Wala naman tayong neutral ang ikakabit natin dito. Tram grade yung single phase na line natin, line 1 and line 2. Ito yung ating grid. I-masok natin dito yung ating wire. Ito yung NPT type cable glance or liquid type cord connector. Ito yung ating line 1. Ito yung connected doon sa ating marking na L dito sa board natin. Okay, dito ulit tayo sa connector o sa ating liquid type cord connector. Yung isang line natin, itong line 2 is connected sa N. Ito sa N natin is ay line 2. Line 1, line 2. Yung ating solar inverter is single phase. 3 wire. With grounding yung ating PE or protective earth. Okay, to follow yung ating
grounding. Wala tayong wire. Yung grounding natin is connected dito sa PE, P-earth. PE, protective earth. Okay, yung ating line 1, line 2 from sa ating hybrid solar inverter is going to grid RCBO. Ito yung ating AC circuit breaker. Okay, mag-i-install tayo ng liquid pipe cord connector. Ito. Ang iba, ang tawag dito is NPT type cable glands. Okay. And then ipapasok natin itong wire ng CT natin. Yung CT natin, ito yung current transformer CT clamp kung tawagin. Ito yung connected sa line 1 or pwedeng sa line 2 ng conductor natin sa mains voltage from a meter galing sa watt hour meter natin sa grid. Okay, ipapasok natin ito. Okay, ipapasok natin itong rubber. Ayun. And then, ipasok natin ito. Yung wire ng ating CT. And then, itong conductor natin. Then yung conductor natin, pasok natin dito sa ating liquid tight cord connector. And then, i-install natin yung ating device, yung RCBO, and then, mag-install tayo dito ng over and under voltage protection with earth leakage and delay from grid natin, and then going to over and under voltage protection. Ito yung ating i-install. And then mag-install tayo ng RCBO natin. Ito yung RCBO with earth leakage. And then lightning protection with SPD. Yung ating wire ng CT clamp or current transformer, yung sensor natin, dito natin padadaanin. Okay, ang gagawin natin, install natin itong ating conductor. Ito yung galing sa grid. Ito yung conductor natin from grid.
Okay. Yung crib natin, dito nag-in. Or dito pumasok sa line in. Okay, yung conductor natin, ito, from grid, from main circuit breaker or main voltage natin sa watt hour meter is connected dito sa line in ng ating over and under voltage protection. Yung line 1 and line 2 ng ating grid is connected dito sa ating over and under voltage protection with earth leakage. Okay, yung grid natin, ito yung conductor niya, is dito pumasok or dito connected sa line in. Line 1, line 2, or N, and then itong L. Yung N is neutral, and then itong L is line. Wala naman tayong neutral, kaya line 1, line 2. Yan yung line natin dito, single phase, line 1, line 2. Ito yung conductor natin, from grid or mains voltage sa main breaker natin, main circuit breaker ng AC natin sa grid. From inverter is connected dito sa RCBO. Okay, ito yung line 2 from hybrid solar inverter natin. Yung ground ng ating SPD, ito. Ito yung ground niya, yung PE. And then yung load side or line load ng ating RCBO is connected dito sa line out from grid. Magsasalbong dito sa line out and line load or line out ng ating
over and under voltage protection, and then line out ng RCBO natin is magsasalubong yung prem grid and then prem hybrid solar inverter. Ito yung prem grid or BU, and then pumasok dito sa RCBO or connected dito sa RCBO natin sa line out. Ipakikita ko yung ginawa natin. Yung grid natin, yung mains voltage, ito yung conductor. Dito, nag-in sa line in natin, line 1, line 2. And then yung out ng ating over and under voltage protection with delay is connected dito sa line out ng RCBO. And then yung ating line 1 and line 2 from grid, ito L and N is connected dito sa CBO, and then nagsalubong dito yung conductor or yung AC from grid and then from hybrid solar inverter. Meron delay itong ating over and under voltage protection. Hindi mabibigla yung pasok ng power dito sa ating hybrid solar inverter. And then, ito yung PE nung ating SPD, yung surge protection device na built-in dito sa ating AC circuit breaker na RCBO. Ayan. Meron siyang lightning protection. And then, meron siyang reset and then test. Meron tayong voltage na 240, and then meron tayong current na 2.28, and then wattage na 408 or 409 watts from grid. Ngayon, ipapower natin ito. Hindi pa natin kinarabit itong city. Papower natin itong ating mains voltage. AC circuit breaker na connected dito sa RCBO natin. Ito. Okay, may delay. 17 seconds, 14, 13. Yan, mag-o-open na yung RCBO natin. Ayan. 3, 2, 1, 0. Yun, okay. Open na. And then may power na yung ating hybrid solar inverter. Hintayin na lang natin mag-connect yung relay. Ipapasok natin itong ating pasok natin yung wire ng city natin. Pasok natin dito. Ito yung wire ng current transformer sensor natin.
Ayun. Bumaba na yung wattage from grid or DU. Kanina yung wattage natin dyan is mataas. Ngayon, naka-open na yung ating hybrid solar inverter. Bumaba yung wattage. Ayan. 108, 125, 124, 103. Ang gagawin natin is ikakabit natin yung CT. Pakita ko sa inyo kung saan nakakabit yung ating CT. Yung CT is connected dito. Yung white dito sa terminal number 1. And then yung black is connected dito sa terminal number 2. Okay, pakikita ko sa inyo yung ano. Ito yung line 1 and line 2 sa ATS 240 volts. And then ito yung sa generator. Line 1, line 2, and then protective earth. Yung line 1, line 2 natin, ito yung LN, line and neutral. And then ito yung backup. Ito yung output ng backup 220 volts. Line 1, line 2, or line, then neutral. Then, PE. Ito yung ating battery. Voltage battery, ayan. Positive, and then voltage battery, negative. Ayan, negative. Ito yung terminal. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung wattage. Ayan. Yan yung consumption natin ngayon, yung power draw. Meaning, yung ating hybrid solar inverter is working na. Yung ginagawa natin is purpose is ipakita lang natin yung connection. Hindi pa ito yung actual connection. Ang actual connection nito, ilalapit natin siya sa grid, doon sa watt hour meter natin, sa meter grid. Para doon sa ating wire nung CT sensor natin or current transformer. Ngayon, kulang pa tayo ng wire dito sa ating PE. Lagyan natin siya ng grounding and then yung PE doon sa DC SPD natin. And then yung PE dito. Wala pa tayong wire na kinakabit o ini-install. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung wattage. Naka-power off yung ating hybrid solar inverter. Ang wattage is 137 watts, 133. Okay, ipa-power off natin yung ating hybrid solar inverter. Yan yung wattage, 380 watts. Okay, papower natin yung ating hybrid.
Ayan na. Nag-power on na yung ating hybrid. Ayan. Bumaba na yung wattage. Yung power consumption is nag-decrease. 147 watts, 143. Okay, yung ginagawa natin is for demo purposes lang. At hindi pa to yung actual wiring installation or wiring connection nung ginawa natin. Pinakikita lang natin yung connection nung ating hybrid sa PB sa ating AC circuit breaker sa panel board kung saan connected, like nito yung DC circuit breaker ng PB natin, and then DC SPD connected dito sa ating DC input ng hybrid, and then yung ating grid from inverter natin, solar hybrid solar inverter is connected dito. And then yung grid is connected dito, and then nagsalubong dito sa line out or line load. Ngayon, kung i-apply natin ng net metering, dapat po yung mga conductor natin is nasa RSE or EMT. Yung RSE is rigid steel conduit or electrical metallic tubing, yung EMT, going to grid natin, papunta doon sa ating watt hour meter. Magsasalubong doon yung meter ni net metering, yung bidirectional meter, and then yung ating rec meter para sa ating net metering. Itong conductor natin from a hybrid solar inverter is connected doon sa line in nung rec meter natin. And then yung line out or load side nung rec meter natin is connected doon sa load side ng ating bidirectional meter, yung net metering natin. Connected doon sa ating meter na bidirectional, doon sa ilalim. Papakita ko sa inyo yung diagram. At pasensya na po at hindi natin naipakita yung tunay na wattage nung panel natin na 3 pieces na 550 watts. Makulimlim yung panahon at bumabagyo si Bagyong Egay.